gusto ko kay Sabina dati, di ba? Sa totoo lang, Argo, hanggang ngayon, may gusto pa rin ako kay Sabina. Ayoko mapunta sa iba si Sabina. Kaya ikaw ang gusto ko makatulungin. Ang sabi mo sa akin, si Argo ang anak na isinilang ko. Si Argo? Anak mo si Argo? Hindi! Anak ko siya! Akin siya! Anak ko si Argo! Meron ka na ako! Lapin ang asawa ko! Namana niya ang kapangyarihan ni Garam. Tulad ni Sabina, handa na rin si Jimboy Ayasa. Handa na mga anak mo ang kalabanan sa kanya. Tama rin, Linda! Magsasabi na ako ng totoo! Magtatapag na ako sa'yo! Sino talaga ang anak ko? Si Argo! Nararamdaman ko ang lungkot mo. Si Sabina ang iniisip mo, di ba? Napakahirap palang ipamigay ng isang babaeng mahal na mahal mo simula bata pa. Pero tanggap ko na nga hindi siya mababa sa akin kailanman. Kaya mas nanaisin ko pa na mapunta siya sa isang kakilala. Mamahalin siya ng tunay at hindi siya sasaktan. Bakit ka na pa rito? Nagpunta kasi si Eloida at nagtatanong tungkol na naman sa anak niya. At ano sinabi mo? Wala akong ibang sinabi kundi si Argo ang anak niya. Sapat nang hindi ka umamin. Mas gusto kong naniniwala siya na anak na niya si Argo. Bakit, Haring Balkan? Hindi ho ba talaga si Argo ang anak niya? Sayang ate, hindi mo ako nakita kanina. Talagang hahanga ka sa paggamit ko ng mahika ko. Jimboy, kahit hindi ka pa masyado magaling gumamit ang mahika nun, humahanga na ako sa'yo. Kasi napakabait mong kapatid. Nagugutom ka ba? Medyo. Magandang gabi, Sabina! Mga prutas! Pinabibigay ni Terman! Sige, Sabina! Matatamis ang mga prutas na yan! Sing-tamis ng pagmamahal ni Terman! Sige, pakisabi nilang salamat. Yun lang! Bojan, ano bang gusto mong sabihin ni ate? Wala! Makakarating, Sabina! Naliligaw ba sa'yo si Terman? Utos na Argo. Pinamimigay niya na ako. Jimboy! Jimboy, saan ka pupunta? Oh, dito mo Eloida? Anak mo nga si Argo. Oh. Pero ano yung sinabi ni Kuya? Hindi na mahalaga kung ano sinabi nung baliw na Kuya na yun. Ang mahalaga, pinatunayan sa iyo ni Onesa, anak mo si Argo. Kaya, tayo na. Punta natin siya ka na. Tayo na. Hihintayin lang natin si Bojal bago tayo malis. Argo! Nangyala! Jimboy! Tama na, Jimboy! Jimboy, ano ba? Tama na! Jimboy! Tama! Jimboy, tama na! Tama na! Tama na, Jimboy! Tama na! Pater Karam, ito siya, si Garam.
May magagawa ka ba? Maibabalik ko ba siya sa dati niyang anyo? Eloida, tama si Pater Balkan. Tanging dugo lamang ang magpapabalik sa kanya sa dati. Pero saan ko hanapin si Ayesa? Hindi lamang ang dugo ni Ayesa ang pwede magpabalik sa kanya. Miskin ang dugo mo, Eloida, may babalik mo siya. Maari din ang aking dugo. Magkapatid kayo ni Ayesa. Iisang dugo ang nananalaytay sa inyong dalawa. Kaya miskin ang dugo mo, maari. Gurlisan mo ang iyong braso, patakal mo siya ng iyong dugo, may babalik mo siya. Bakit mo ako sinunto? Ano bang ikinagagalit mo? Sinabi ko na sa'yo, huwag na huwag mong sasaktan ang ate ko. Pero pinaiyak mo pa rin siya! Hindi kita maintindihan. Bakit naman siya iiyak? Dahil hindi ka makontento. At ipinagdidikdigan mo pa siya kay Perman. Hindi dahil sa magkapatid kayo ng ate ko, ay pwede mo siyang ibigay kung kani-kanino. Hindi bagay, hindi pagkain ng ate ko na binibigay lang. Kung ayaw mo na sa kanya, huwag mo na lang siya lapitan kaysa binabastos mo siya. Pag inulit mo yan, hindi na suntok ang makakabuti mo. Sabina, maaari ba tayo mag-usap? Akala ko ba utos mo na huwag kitang kausapin? Oo nga. Saka bakit pa iba-iba ka ng salita? Maaari ba, iwan niyo muna kami sandali. Bakit mo sinaktan si Arthur? Hindi mo dapat ginawa yun. Dapat lang po sa kanya yun. Pareho lang sila ni Eloida. Wala silang ginawa kundi saktan ng mga kapatid ko. Boy, huwag mong isisi kay Argo ang ginawa ni Eloida kay Sarah. Bakit po hindi? Mag-ina sila. Magkadugo sila. Pareho lang sila. Jimboy, huwag kang mag-isip ng ganyan. Sinabi niyo po sa akin na kailangan ko linangin ng mabuti ang aking Maika upang malabanan sila Balkan at Eloida. Hindi ko na po kailangan gawin yun dahil may maipanggaganti na ako kay Eloida. Anong ibig mong sabihin? Si Argo po. Pag nawala si Argo, ako masasaktan si Eloida. Maigaganti ko na si Sarah at mailalayo ko pa sa kanya si Ate Sabina. Tama, Pater Arturo. Kailangan mawala si Argo. Jimboy! Gusto ko lang sana humingi ng paumanhin yung tungkol dun kay Terman. Inaamin ko naman na talagang kinausap ko siya para ligawan ka niya. Pero wag mo naman sana masamain yan. Gusto ko lang naman makasiguro na mapupunta ka sa karapat-dapat na lalaki para sa'yo eh. Argo, hindi ko kailangan si Terman o ni sino mo. Salamat na rin.
Yun ang naman yung gusto kong marinig sa'yo eh. Ngayon, isip mo pa lang kapakanan ko. Walang sandali na hindi, Sabina. Kung alam mo lang, kung maaari lang na hindi na lang sana tayo magkapatid eh. Mayroon na sanang mahika na pwede kong gawin para hindi na lang tayo magkapatid. Gagawin ko. Para mayakap kita muli. Para mahal kang kita ulit. Pero walang mahika para doon, Sabina. Kaya ang magagawa ko lang ay siguruhin na magiging masaya ka sa iba. Naiintindihan kita. Argo! 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 Pinatatawag ka na ni Ebrio! Sabihin mo sa akin kung paano ako magiging masaya ako. Sige, Lloyda. Patakan mo na ang sigara na yun. Sisiguraduhin ko na hindi na maulat ang ginawa sa'yo ni Malka. Ilalayo na kita sa kanya, Garam. Hindi ako maaaring sumama sa'yo. Pero bakit? Hindi ba't pangarap natin na buuin natin ang ating pamilya? Gusto kong hanapin nating dalawa. Si Argo ang ating anak. Hindi ikaw ang gusto kong makasama. Si Hayes ang mahal ko at hindi ikaw. Karam. Si Hayes at mga anak ko ang hanapin ko. Karam! Argo, kanina pa kami naghihintay. Handa na kami lahat. Kung gayon ay tayo na. Anong nangyari? Bakit parang iba na sa akin si Garam? Lloyda, oo, tama. Sa pamamagitan ng iyong dugo, na itakas mo siya doon sa ilusyon ni Pater Balkan at bumalik siya sa kanyang dating estado. Subalit yung estadong binalikan niya, mahal niya si Ayesa. Hindi totoo yan. Hindi ako papayag! Garam! Sandali muna. Masyado tayong marami. Luba tayong makakaagaw ng pansin. Dapat maghiwa-hiwalay tayo. May katuwiran si Ebrio. Hindi tayo kaagad na makakahanap ng mga bagong kasama kung sa isang lugar lang tayo magpupunta.
May iba sa atin, patutungo sa Idaho. Sina Bojal, Terman, Magil at Orbal. Sila ang pupunta sa Idaho. Tayong dalawa sa Arcapual Argo. Pero gusto ko sumama kay Argo. Magiging pasaning ka lang namin. At isa pa, mas ligtas sa Idaho. Pero... Huwag ka nang magreklamo, Bojal. Sundin mo na lang yung kapatid ko. Sige na, humayo na kayo. Tayo na. Sabina. Patradura. Nasaan si Jimboy? Nandito lang ko siya eh. Jimboy? Jimboy? Saan kaya yun? Si Argo. Nasaan siya? Nakaalis naman pa itong Arcapol. Kung gano'n ay susundan mo siya. Bakit ho? Huwag ka nang magtanong. Ilang sandali na lang, ay nasa Arcapol na tayo. Martin! Evan! Si Ayesa ang mahal ko at hindi ikaw. Karam. Si Ayesa at mga anak kong hanapan ko. Ayesa! Sinusumpa kita! Sinusumpa ko kayo ng mga anak mo! Ngunit mo panganib. Alam ko, Cougar. Pero kailangan ko makipagsapalaran. Hindi ko pwedeng pabayaan nilang ang mga anak ko na makipaglaban. Kailangan makagawa ako ng paraan para makuha ko ang kapangyarihan ko. Naiintindihan kita, Mating Aisa. Pero baka mapahamak ka. Kapag mangyari yon, sabihin mo sa mga anak ko na mahal ko sila. Sandali. Dito ka lang. Magtago ka. Dito kita babalikan. Ngayon, kapag sumilay na ang liwanag at wala pa ako dito, ibig sabihin nung may nangyari na sa akin, umuwi ka at sabihin mo yun sa kanila. Aalis na ako. Si Mating Ayesa. Naway magtagumpay siyang mabawi ang kanyang kapangyarihan. Huwag mo siyang galawin! Jimboy! Hindi ko rin kung bakit siya biglang hinimatay. Tutulong ko nga sana siya eh! Huwag ka na magsinungaling. Nakita ko ang ginawa mo. Ikaw ang dahilan kung bakit nawalan ng malay si Argo.
Anong gagawin mo sa kanya? Saan mo siya dadalhin? Hindi ko kailangan sagutin ang mga tanong mo. Masyado akong pakailamero. Dapat siya pinaparusahan! Evicte! Assume! Sino ka sa kananggalan? Sabina! Si Argo yan pa sa basan. Hoy! Sa labang kang pirata! Ibabang mo si Argo! Bakit? Sino ka ba? Hindi ba ako kilala, Hunghang? Berte! Evan! Ito ko mo, Prisim! Thank you.
ikaw, Haring Balkan. Si Markata, nandito na siya. Malapit na siya. Kilala mo pala si Onessa? Opo, kamag-anak ko po siya. Napakaswerte mo. At meron kang kadugo na napakagaling na manghuhula. Hindi po siya manghuhula. Narito ang salamang kahoy ni Margo. May sapat itong kapangyarihan para makalaban mo si Markadan sakaling magkaharap kayo. Nasaan ang salamang kahoy ni Marco? Saan napunta ito? Magsabi ka sa akin ito. Kung ayaw mong patayin na talaga kita! Stop! Sino talaga ang anak ko? Hindi si Argo ang anak mo, Eloida. Napag-utusan lamang ako, Eloida. Sino ba?